Ano nga bang mga pagbabago ang normal sa mga tumatanda? At ano ang mga palatandaan na baka nagkakademensya na po ang isang tao? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Diane, ang inyong host dito sa Tagalog Health Talks. Kapag tayo po ay tumatanda, nagkakaroon din po ng pagbabago sa ating utak. Napag-alaman po ng mga eksperto sa medisina na kapag nasa around 30 years old na ang isang tao, dahan-dahan na pong lumiliit ang size ng kanyang utak at bumabagal na rin po ang functions nito. Dahil po dito sa maraming pagbabago sa atin, nalilito na rin po tayo kung ano nga ba ang normal na pagbabago sa mga tumatanda related sa functions ng ating utak kumpara doon sa mga taong may dementia or nagsisimulang magka-dementia. Ang mga sumusunod po ay ilan lamang sa mga pagkakaiba sa mga ito. Ang unang po dito ay related sa memory or memoria. Normal po sa tumatanda na minsan may panahon na nakakalimutan nila ang mga pangalan ng mga tao na hindi naman nila laging nakakasalamuha, o kaya naman po ay nakakalimutan nila kung saan nila naiwan or nailagay ang ibang mga bagay tulad ng susi, salamin, or ang kanila pong wallet. Ito naman po ang posibleng indikasyon na nagsisimula ng magka-dementia ang isang tao. Pwede pong nahihirapan siyang maalala ang pangalan ng mga pamilyar or malapit niyang kakilala tulad ng kapatid, magulang or anak, at ang pangalan o lugar kung saan po siya laging pumupunta, pagkalimot sa mga recent or mahalagang pangyayari, or kung palagi niya pong nakakalimutan kung nasaan yung kanyang mga personal na bagay. Ang ikalawa po ay related sa orientation or orientasyon. Normal po sa mga tumatanda or part ng aging natin na paminsan-minsan ay nakakalimutan niya ang araw, o kaya naman po ay nakakalimutan niya kung bakit siya pumasok sa isang kwarto. At posibleng indikasyon naman po ng demensya kapag nawawala siya sa sarili niyang bayan or lugar, o nakakalimutan niya po kung saan siya nakatira or kung paano po siya makakauwi ng kanyang bahay. Ang ikatlo po ay related sa mental task. Normal po sa mga tumatanda na paminsang-minsang nagkakamali sa pagkwenta or pagcalculate ng salapi or ng kanyang mga gastusin or bayarin sa bahay. Ito naman po ang posibleng indikasyon ng demensya. Hindi niya magawa ang mga bagay na pamilyar sa kanya tulad po ng pagluluto or paggamit ng computer kung ito ay nakakaya naman niya noon, at maaari pong lumilimit na hindi niya nababayaran ang kanyang mga monthly bills. Hindi po dahil sa sinasadya niya ito, kundi lagi niya talaga po itong nakakalimutan. Ang ikaapat po ay related sa pagsasagawa ng mga pang-araw-araw niyang gawain, or ito po yung mga activities of daily living. Normal po sa tumatanda na maaaring mangailangan siya ng tulong kung ang activity ay gumagamit ng electric device, lalo na po kung hindi niya alam kung paano ito gamitin. Halimbawa po, kung kinakailangan niyang gumamit ng blood glucose monitoring device, or kaya naman po ay ng isang electronic blood pressure monitor, at ito ang unang pagkakataon na gagamitin niya ito. At ito naman po ang posibleng indikasyon ng demensya. Nakakalimutan or napapabayaan niya na magpalit ng damit, maligo, mag-toothbrush, mag-ayos ng kanyang sarili, gumamit ng maayos ng banyo, at iba pa po. Ang ikalima po ay related sa aspeto ng komunikasyon or communication. Normal po sa tumatanda na paminsan-minsan ay nakakalimutan niya ang tamang salita para sa isang bagay. Pero ito po ang posibleng indikasyon naman ng demensya. Nahihirapan siyang kumpletuhin ang kanyang sasabihin, or nahihirapan po siyang makipagkomunikasyon sa ibang tao. Maaari ring nahihirapan siyang sumunod kahit sa mga simpleng direksyon, or nahihirapan po siyang unawain kung ano yung sinasabi ng ibang tao. Ang ika-anim po ay related sa judgment or tamang paghusga. Normal po sa mga tumatanda na maaaring maranasan niyang paminsan-minsan siyang kino-question ng ibang tao sa kanyang paligid tungkol sa kanyang mga ginagawang desisyon. Pero ang posibleng indikasyon naman po ng demensya, hindi niya alam kung paano magdamit ng tama. Halimbawa ay magsusuot siya po ng pambahay papunta ng kanyang trabaho, o kaya naman ay magsusuot siya ng jacket kahit na sobrang init ng panahon,
Or, mabilis po siyang magbigay ng pera sa mga taong humihingi sa kanya ng pera kahit hindi niya naman po ito kakilala or sa hindi tamang dahilan or pamamaraan. Ang ikapito po ay ang pagkakaroon ng pagbabago sa personalidad. Normal po sa mga tumatanda na minsan ay nakakaranas sila na madali na silang mapagod kaysa noon sa kanyang mga ginagawang responsibilidad or obligasyon, o kaya naman po minsan nagiging irritable kapag may nagbago sa kanyang routine. At heto naman po ang indikasyon ng pagkakaroon ng demensya. Nagiging masyado siyang mapaghinala or suspicious. Lumalayo siya sa mga tao kahit na sa mga taong malalapit sa kanya. Nawawalan siya ng interes makihalubilo or gawin ang mga bagay na dati namang ine-enjoy niyang gawin, or nagiging sobra po siyang malungkutin or anxious. Ang mga ilan po sa mga nabanggit ay maaaring palatandaan ng mild cognitive impairment or MCI at the same time, at pwedeng ang mga ito po ay early warning signs din ng demensya, although hindi po lahat ng mild cognitive impairments ay nauuwi or tumutuloy sa demensya. Kung kayo po ay nakakaranas ng mga ganito, or kung kayo ay may inaalaga ang nagkakaroon ng cognitive decline, makakabuti po ang pakikipag-ugnayan sa doktor niya or sa inyong doktor para po personally kayo ma-assess at continuously ma-evaluate ang inyong kalagayan. Sa ganitong paraan po, mabibigyan kayo ng personal medical advice at treatments. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Diane, at salamat po sa inyong panunood.